Yung unstoppable lang to, di ba, coach? Ah. Uy, live na pala. There you go. Good evening, good evening, good evening. Yun, ang dami, 20. Okay. So, as of the moment, 20 attendees pa lang yung nakaka-ano natin. Nakapag-log in sa kanilang mga webinar jam account. So, hintay mo tayo. Mga 5 minutes, coach, no? Oh, ba't nawala ka? Inanong muna, tinanggal ko muna. Talagang parang ano, ha? Sige, sige, sige. Ready, guys? Wait lang, ha? Maybe after 5 minutes para lahat nakapasok na dito sa ating ba tawag dito? Ano? Sa page na to. Sa webinar page na to. Inandaan namin para sa inyo. By the way, kung sino mga nandyan na, pwede kayong mag-comment muna, okay? Dito sa chat box natin. Okay, so kung sino-sino yung mga naka-attend na rito or nandito na. Ayan. Good evening, Marife. Jan. Ito, Rin Joy Rivera. Ayan. Good evening sa inyo. Ayan, si Raymart, oh. Si Lugarta. Good evening. Rock and roll. Rock and roll. Good evening, Sheng. Test lang. Check lang ako rin. Ito yan dyan. Yes. Kala ko busy. Pa-publish ba natin to, coach, ano? Sa pagkatapos? Pa-publish natin para sa mga hindi nakapanood sa private. Oh, naka-private natin sa for Timan's Cup. So, yung mga hindi makaka-attend kasi hindi sila or nasa work sa oras na to. So, recorded naman to. So, ipa-private lang natin para sa mga Timan's Cup. So, bibigyan na lang namin kayo ng link. Okay? Ayan na. Dami na nila. Si Jan. Si Harold. Evening. Giselle, Franz. Raquel, Marjun, Jerwin, Virgilio. Christian. Anong kaguluhan to? Mamaya, magbibigay kami ng mga $20 sa inyo. De joke lang. In Estelle, France. Hindi na. 41 na. Expected ba natin, coach, mga ilan? Mga 2,000? 1,800. Ah, 1,800. May question and answer ba mamaya, coach? Ah, meron. Ah, sige. Oh, mamaya daw meron tayong mga question ano. Q&A. Okay, pagkatapos ng ating session for this evening, okay? Hala, simulan na. Guys. Simulan na natin.
Guys, by the way, yung mga ano, pag naglalag sa inyo yung video natin or yung YouTube natin dito, pwede pa-close muna yung ibang ano application or yung mga windows sa inyo, yung mga tabs sa inyong browser para makabawas din, no? Kasi ano lang yan, sa connection na lang yan pag naglalag. Okay? Ay, siguro, simulan na natin, Coach? Ano? Simulan na natin. Okay. Good evening, guys. By the way, my name is Mo Magallanes. Okay? I'm one of the co-founder of Tambay Academy Inner Circle and one of the coaches here at Team Unstoppable Internet and Interview. By the way, hindi ako yung coach ngayon or hindi ako yung magpe-present or hindi ako yung magpe-present sa inyo ng training for this evening. Welcome natin yung ating nag-iisang coach, okay, na inanda niya sa atin ngayong araw na to, na topic is how to become a millionaire tambay. So, please welcome and please give him a round of applause. Okay. Our coach, Mr. Edward, Gary S. Edward, Reformina. Okay. Okay. Alright, thank you. Thank you so much, Mau, sa Mau Magallanes sa yung napakagandang introduction. So, welcome again dito sa ating webinar training hangout. And siguro ano, unang gawin natin is tanong ko muna kung naririnig nyo ako ng maayos tsaka kung nakikita nyo ng maayos yung video. Siguro type kayo ng yes or kung ano man dun sa chat box kung naririnig nyo ako ng maayos. Sige, nakikita namin kung naririnig nyo ba or yung mga chat na nakikita. Sa bandang kanan. Hintayin natin yung ano nila, yung chat nila kasi medyo may konting delay, di ba? Oo, may konting delay. Please type anything kung naririnig niyo ako nang maayos. Say yes lang, ano lang, type yes lang. Okay? Yes. Okay. Meron na. Yan, okay. Ayos. Okay. So, simulan na natin. Ay, share ko lang yan, no? Screen ko. Okay na, no? Okay na ba, bro? Yes. Kita. Ah, sige. Okay, simulan na natin. Okay, so, magandang gabi ulit. Ang title ng ating webinar training for tonight is how to become a millionaire tambay earning multiple six-figure income per month 100% from home. So basically, i-share ko sa inyong lahat kung ano yung mga ginawa ko, kung ano yung mga current na ginagawa ko para magkaroon ng online business or home-based business na kumikita ng multiple six-figure income kada buwan. So, and I believe na itong mga knowledge na i-share ko sa inyo is makakatulong sa inyo ng malaki kung i-apply nyo sila at kung gagamitin nyo sa inyong business na ginagawa ngayon. Okay, so ang reason din kung bakit ko ginawa itong, kung bakit ko pin-repair itong webinar na to is dahil maraming beses akong nakatanggap ng mga tanong na tulad nitong dalawa na to. Ito yung dalawang tanong na palagi ko natatanggap. Paano ko ba ginagawa yung business ko? Okay? Sa yun sa tanong. Tapos paano daw ba ako nagkakaroon ng maraming leads at prospects na pinag-iintrodusan ng products at ng offer ko? So yun yung dalawang tanong na lagi ko natatanggap at ito yung dalawang tanong na gusto kong sagutin dito sa webinar training na to. Okay, so dito sa webinar na to, ito yung ilan sa mga matututunan na, ng lahat. Okay, so sa first 5 minutes, siguro mag-share lang ako ng konti kung paano ako nagsimula dito sa industry na to, dito sa internet marketing at sa network marketing. Okay? Pangalawa, i-share ko kung paano ko binibuild yung business ko, kung ano yung mga strategy, kaya nasabi ko kanina, kung ano yung mga strategy, specific strategy na ginagawa ko sa business ko before, nung nagsisimula pa lang ako, at yung mga strategy na ginagawa ko kahit ngayon. Okay? So, i-share ko rin yung 2 ways how to build your online business or your network marketing business.
Tapos pang-apat, i-share ko din yung isang formula na natutunan ko. Actually, ina-apply ko na siya sa business ko bago pa siya ma-discover yung tawag dun sa strategy na yun. Okay? So, yun yung ILT formula. So, mamaya matututunan nyo yan. And sa huling part ng ating webinar, magkakaroon tayo ng maiksing Q&A session. Siguro mga 10 to 15 minutes, magkakaroon tayo. Pwede kayong, bibigyan ko kayo ng chance para magtanong directly to me and to Mau, and sasagutin namin, tatry namin sagutin yung mga question nyo as much as we can. Okay? Okay. So, bago lahat, pakilala ko lang ulit sarili ko. My name is Edward Reformina. At isa akong undergrad, hindi ako nakatapos ng college. At isa rin akong unemployed. Kumbaga wala akong pinapasukan trabaho. Okay? Dito lang ako sa bahay. 100% sa bahay ko lang ginagawa yung business ko. And isa rin akong internet entrepreneur kagaya nyo. Okay? Siguro kung part ka ng team, siyempre dito sa ating business na ginagawa ngayon, internet entrepreneur ka rin. So, okay? So, gusto ko lang i-share muna yung mga ilan sa mga na-achieve ko dito sa business na ginagawa. Basically kasi may dalawang business ako. Isa yung business natin at pangalawa yung sarili kong business na internet business. Okay? So, doing these two businesses, nagawa ko makapag-build ng multiple seven-figure business selling my own products and affiliate products online. So, ibig sabihin na multiple seven-figure yung million earning business. Okay? And nagawa ko rin makapag-generate ng 33,000 leads gamit lang yung mga online strategy na i-share ko sa inyo mamaya. Okay? And recently, nagawa ko rin makapag-generate ng 507,873 pesos in 3 days in one of my product launch. Okay? Okay, pero bago ko na-achieve yung mga yun, bago ko na-hit yung mga ganong results, nung una, nagsisimula pa lang ako sa business na ginagawa natin at nung nagsisimula pa lang ako sa industry natin, siyempre nahirapan din ako kagaya ng marami. Okay? Kung nahirapan ka ngayon, naranasan ko rin yan, kumbaga. Okay, pakita ko lang yung mga picture ko nung nagsisimula pa lang ako sa industry na to, tsaka nagsisimula pa lang ako sa business ko. Okay? So, ito yung isang picture ko, kung makikita mo ito ako sa kaliwa. Yung dati kasi ako, ang trabaho ko kasi dati is nagpe-perform ako sa banda. Okay? So, tumutugtog kami sa mga bars. At ayun yung itsura ko. So, mukhang hindi entrepreneur, di ba? Hindi mukhang nagbi-business. Okay? So, ito yung pinakauna na picture ko. Napakapayat ko pa. Okay? So, bigyan kita ng idea kung ano yung mga na-experience ko dati nung nag-work pa ako sa trabaho ko. Siguro, kinikita ko noon everyday. Ito mga nasa 500 to 600. Then, minsan, sinuswerte kapag mas mataas doon yung kinikita ko. So, syempre, kapag banda ka, syempre, hindi kasama doon yung pagkain mo. Hindi ka naman libre pagkain. Hindi rin kasama doon yung mga pamasahe mo papunta doon sa mga... Kasi mga bar na tinutugtugan namin noon, ang lalayo, mga 2 hours commute, 3 hours commute. So, yung 500, 600 na kinikita ko nun, siguro ang natitira na lang sa akin, mga 300 pesos. Maswerte pa ako nun kapag may natira sa akin, 300 pesos. Okay, so napakilit talaga nung kinikita ko nung hindi pa ako pumapasok sa industry at sa business natin. And ang ilan din sa mga hindi ko makakalimutan na experience is yung sa tuwing tutugtog ako every night. Actually, hindi nga every night yung trabaho kasi kumbaga hindi kami kontrata. Every month, pwedeng tumutugtog kami dito sa bar na to. Next month, wala na kami doon. Kumbaga, papalitan na kami. So, ganun. So, ang hirap ng buhay nung mga panahon na yun. So, isang experience na hindi ko makakalimutan yung 7-Eleven. Kasi kapag every after na tugtog namin, ang ginagawa ko pa, ang pinupuntahan ko lugar para kainan is yung 7-Eleven. Okay, tapos lagi yung kinakain sa 7-Eleven is yung, kung hindi siopaw, yung hotdog na tagda 25 pesos. 25 or 30 pesos. So nag-struggle ako nung bago pa lang ako nag-struggle ako financially, bago pa lang ako pumasok dito sa business natin, dito sa industry na to. And, hindi lang yun. Nung nakapasok na ako dito sa industry natin, nung pumasok na ako sa network marketing,
nahirapan din ako, nag-struggle din ako sa business na ginagawa ko. Okay, ito yung unang picture. Ito yung picture ko nung sumali ako sa first company. Ito yung ano, office ng first company na nasalihan ko. So araw-araw nagko-commute din kami diyan. Kahit walang invite, pumupunta ka pa rin para lang maka-attend ng training. So ang hirap ng buhay, wala akong kinikita, puro palabas yung pera. So ganun. So nung I had enough, kumbaga parang gusto ko nang umayaw sa industry na ito kasi ang hirap pa eh. Diba? Hindi siya ganun kadali. And may mga struggle ka talaga na, tsaka mga challenges ka na pagdadaanan. So ang ginawa ko, I started looking for solutions. Naghanap ako ng mga solution na ma-apply ko sa business ko para magka-resulta ako. Ginawa ko, nagbasa-basa ako ng mga libro, nanood ako ng kung ano-ano mga videos, umattend ako ng mga seminars, okay, mga paid seminars, mga free seminars, kung ano-ano. Basta, ang ginawa ko is, umanap ako ng mga knowledge na makakatulong sa akin para mag-improve, para gumaling dito sa business na pinasok ko. Okay? Tapos isa sa mga na-discover ko is yung nga sinasabi ko kanina na ILT formula. Okay? So after kong ma-discover tong ILT formula na to, doon na nagsimula yung progress nung pagkakaroon ng resulta ko sa business ko. Nagsimula na akong magkaroon ng mga prospect, nagsimula na akong makapag-generate ng leads, nagsimula na makapag-build ng team, sa ganun. So ito, isa to sa ituturo ko mamaya. Okay, so after yun, sabi ko kanina, after ko ma-discover yun, nakapagsimula ako makapag-build ng team, yan, makikita mo, andyan si Binsoy, andyan din si Mau, Team Unstoppable. Tapos, nagsimula na akong kumita. Okay, so gaya ito, kung titignan mo tong screenshot na to, makikita mo dito in 3 days, ang pumasok sa PayPal account ko is 203,930 pesos. Okay, so simula akong na-achieve itong mga to dahil dun sa formula na yun, dun sa ILT formula na isi-share ko mamaya. Okay, nagsimula din no, na nakapag-travel din ako kung saan-saan. Ito yung mga picture ng mga travel namin kasi gustong-gusto namin na ako, ng asawa ko, tsaka ng anak ko na mag-travel kung saan-saan. Ito yung picture namin sa Thailand, sa Tagaytay, kung saan-saan pa. Okay? And actually, recently, nagpagkakabook ko lang papuntang Hong Kong. Actually, sa June yung alis namin. And ito yung isa sa reservation na ginawa ko sa hotel na pag-iistayan namin. Okay, kung makikita mo dito, ang bill na binayad ko for our stay there, yung hotel accommodation is 40,000 ito. Makikita mo sa bandang kanan. Okay? So, and simula din na sa patuloy dahil sa patuloy na pag-apply ko nung formula na 'yon, yung ILT formula, nagkaroon ng privilege na mabili yung mga bagay na gusto ko. And of course, yung sarap nung nagtatrabaho ka lang sa bahay mo kasama yung pamilya mo, kasama yung anak mo lagi mo nakikita. So, ang sarap noon, 'di ba? So my question for you, my friend, is I want to ask you a very simple question. Gusto ko lang sagutin mo to ng yes or no. Do you want to have freedom? Okay? Yes or no? Sagutin mo, you can type your answer dun sa chat box natin. Gusto mo bang magkaroon ng freedom na napupuntahan yung mga lugar na gusto mo mapuntahan? Gusto mo bang magkaroon ng freedom to make the amount of money na gusto mong kitain? Gusto mo magkaroon ng freedom na mabili lahat ng mga bagay na gusto mo? Gusto mo ba magkaroon ng freedom na ikaw yung nagdi-desisyon kung saan mo, kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin para sa araw na to? Do you want to have freedom na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin? Okay? Simply type your answer dun sa chat box natin. Titignan natin niya kung ano yung sagot niyo. Yes. Okay, so yes lahat, syempre, di ba? Kaya nga tayo pumasok dito sa industry na to. So yun, dahil pare-parehas naman tayo ng gusto mangyari sa buhay,
ito na, pag-usapan na natin, how to build a multiple seven-figure business. Now, may two ways kung paano mo, bago natin pag-usapan yung ILT formula, may two ways how to build our business. Okay? At itong two ways na to, ito rin yung, parehas to, ginagamit ko to, ginagawa ko itong two ways na to sa business ko. Una is marketing, and pangalawa is prospecting. So, ngayon, i-define muna natin, ano ba yung marketing na yan? Define muna natin at intindihin muna natin. Marketing is publishing content that people can respond to. Okay? So, marketing, pwedeng ano yan? Pwedeng status updates, pwedeng mag-post ka ng status update mo or wall post sa Facebook mo. And you're hoping na merong mag-click or mag-respond doon sa ginawa mo na yon, sa pinublish mo na. Pwedeng coach yun na may link papunta doon sa website mo. Okay? So, pwedeng yung marketing is pwedeng yung maging blog post na ipapublish mo sa blog mo. Okay? Pwedeng online video na shinoot mo. Ay pwede rin article or pwede rin Facebook ads. Marketing, yun nga sabi ko kanina, is a content na pwedeng mag-respond yung maraming tao na hindi mo kakilala. Pwedeng hindi mo kakilala para makita nila yung website or offer mo. Okay, that's marketing. Okay? So, ang typical at yung pinaka-basic na flow ng marketing na ginagawa ko sa business ko, ito. For example, marketing, yun nga, marketing pwede maging blog post or status update. Magsisimula lahat sa marketing. And then, papuntahin ko sila sa squeeze page or website kung saan pwede kong makolekta yung mga email address nila. Okay, in that way, kapag nakolekta ko na yung email address nila, is magagawa ko silang makontakt pabalik. Okay, o kaya magagawa ko silang mapadalan ng information na gusto nilang makuha. For example, information about my products, information about my opportunity. Okay? Katapos nila mag-register dun sa squeeze page, ang nangyari is papakita ko na sa kanila yung offer. So, ito yung pinaka-basic flow ng marketing. Okay, so, magsisimula sa lahat sa marketing. Again, content na pinapublish mo na kung saan pwedeng mag-respond yung mga tao, maraming tao, then papuntahin mo sa squeeze page, and then, tsaka may papakita yung offer. An example ito, kagaya nito, sa blog ko, meron doon banner. Makikita mo dyan yung thousands of Pinoys are starting to make money on the internet. Ngayon, pag may bumisita doon sa blog ko, again, this is a form of marketing, ha? Dito magsisimula yung flow ng marketing mo. So, ito, may mga taong bibisit sa blog ko, makikita nila yung banner na yan, then, magre-respond sila in a form of clicking that banner. Okay, so again, they respond. Kumbaga, sila yung naunang gumawa ng action to see my website. Pagtaas nila dyan, basically, mapupunta sila sa parang squeeze page kung saan sila makakapag-register ng email. Tapos, doon na nila makikita yung opportunity or yung product na ino-offer ko. So, that is marketing. Okay, that's the one way of marketing. Ito yung form ng marketing na ginagawa at in-apply ko sa business ko. Okay? So, ngayon naman, pag-usapan natin is yung pangalawang way how to build your business. Okay? Yung marketing, yung kaninang flow na pinakita ko kanina, you can build your business entirely of that. Pwede mo i-build yung business mo. Kung marketing lang gusto mo, pwede. O kaya kung gusto mong prospecting, pwede rin. Pero the best is, syempre, do both. Okay? So, ngayon, i-define natin yung prospecting. Okay? Prospecting, you are reaching out to people. Okay, kumbaga ikaw yung gumagawa ng unang action para maibigay yung message or maiprovide yung details ng offer mo, ng products mo or ng opportunity mo. And prospecting, it can be done online and offline. Okay, for example, ito. Pwedeng i-chat mo yung mga Facebook friends mo. So again, you are the one reaching out. Ikaw yung unang gumagawa nung unang action para i-provide yung mga details. Pwedeng by sharing stories on via chat sa friends mo. So ganoon. Pwedeng prospecting is yung meeting people face to face, okay? Pwedeng cold calling, ibig sabihin ng cold calling yung tumatawag ka ng mga phone numbers and introducing them your offer. At pang-apat, pwedeng
Simple yung pag-invite ng mga friends and families mo. So, ito yung mga type ng prospecting. Okay? So, isang advice na may bibigay ko for prospecting is, huwag ka kaagad-agad na magpipitch. Ibig sabihin ng pitch, huwag ka kaagad magbibenta. Okay? Huwag mo kaagad i-introduce yung product mo, lalo na sa taong hindi mo pa kakilala. Okay? Ang isang magandang strategy kapag gagawin mo ang prospecting is try to build relationship first or connection dun sa tao bago mo siya pag-introducean ng products or opportunity mo. Good way is by asking question. Magtanong ka, magtanongin mo sila kung ano yung mga problems na experience nila sa buhay nila. And then, find something kung saan yung kung makikita mo na yung products natin at yung opportunity mo is makakasolve nung problems na na-experience nila sa ngayon, doon mo pwedeng ipasok ngayon yung business mo. Okay? So for example, isang example na madalas kong ginagawa at madalas kong ina-advise. For example, sa atin ang products natin is e-books, di ba? For example, may naka-chat ka, may chinachat ka na kaibigan mo. Sabihin natin ang problema niya is about health. Sabihin natin, health. So, pwede ang gawin mo is mag-provide ka muna ng value in form of, ay alam mo, I think mayroon akong pwedeng maibigay sa'yo na makakatulong tulong dyan sa problema mo. Okay? For example, ang gusto niya is, magkaroon ng healthy lifestyle. So, sa e-book collection pa lang ng product natin, napakarami, I'm sure, halos lahat ng problemang na-experience ng kahit sino tao, is pwede ka doon may ma-offer na e-book For example, yun na yung gusto niya maging healthy, maging fit, ganun. Pwede ka mag-offer muna ng free, nung isang e-book, lalo na kung, and make sure na i-check mo muna kung may resale or may giveaway rights yung e-books na yun. And mostly naman ng mga e-books natin is pwedeng ipamigay. Okay? Basta PLR, private label rights. Ibig sabihin nun, pwede mong ipamigay yung e-book. Okay? So, in that way, nagpo-provide ka muna ng value. Okay? Nagbibuild ka muna ng connection. And nagbibuild ka muna, ikaw muna yung nagbibigay ng solution. Okay? So, pwede mo rin banggitin na, may problema ka palang ganyan. Doon sa product na binibenta ko, doon sa mga e-book na binibenta ko, may isang e-book doon na makakatulong sa'yo para ma-solve mo yung problem na yan, ibibigay ko sa'yo yung e-book na yun for free. Wala kang kailangang bayaran. So ngayon, kapag nakapag-provide ka na ngayon ng solution, ngayon pwede mo nang isundot yung business mo. Alam mo, yung e-book na yan na binigay ko sa'yo, kasama yan dun sa product na in-offer, na binibenta ko, kung saan ako kumikita ng extra income. Siguro pwede ganun. So, again, I'm just giving you different ideas kung paano gagawin itong prospecting. Effective way of prospecting. Again, huwag ka muna agad-agad magbebenta. Okay? Try to build connections. Sa offline world naman, ganun ang pwede mong gawin. Try to join different types of communities kung saan makakapag-build ka ng maraming contacts, kung saan ka makakilala ng mga bagong tao na pwedeng maging potential prospects para sa opportunity at sa products mo. So, ganun. Huwag yung tira ng tira agad. So, build connections first. Okay? So, yun yung prospecting. So, ito na, pag-compare natin yung prospecting and marketing. And again, okay lang kung gusto mo puro prospecting ka lang. Maganda yan. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Kasi, kapag pag gagawin mo na yung marketing, syempre medyo madaming madaming kang kailangan aralin. Na kailangan mong matutunan paano mag-build ng website, paano mag-drive ng traffic sa website mo. So, the best way pa rin is do both of this. Okay? So, ngayon, pag-compare lang natin, sa prospecting, again, ang approach mo dyan is one-on-one approach. Isa-isa ka . For example, isa-isa yung mga tao sa chat mo, ganyan, okay? Sa marketing naman, one to many. Kasi pag nag-publish ka ng, for example, ng article, pwedeng napakaraming tao ang makabasa ng article na yun. Okay? So, you are spreading the words
the information, you're spreading the information sa marami. Okay? Yan yung pinagkaiba nila. And pangalawa is you, sa prospecting, you're doing the first move to give the information. Again, ikaw yung lumalapit sa tao para ibigay information. Sa marketing naman, you are waiting for response before you give an information. For example, ngayon, response is yung by simply, pag pumunta sila sa website mo, response yun sa marketing mo. Okay? Dun, so, pag nandun na sila sa website mo, dun mo na pwedeng ibigay yung information ng ano mo, ng products and opportunity mo. So, yun yung pinakaiba ng dalawa. And sa prospecting din, siyempre, pag puro prospecting lang ang ginagawa mo, kailangan consistent effort yan. Kasi nga, ikaw yung unang nag-a-approach. Walang leverage. Okay? So, sa marketing naman, it can be done automatically or automated. Example ng automation sa marketing is, for example, pwede ka mag-publish ng Facebook ads. Okay? Pag may Facebook ads ka, automatic na yun na makikita ng ano, ng maraming tao. Kumbaga, kahit pabayaan mo yun, makikita at makikita yun ng mga tao. Another example is yung status updates. Yung pag-publish ng video sa YouTube. So, kumbaga, kahit wala ka, merong nag-e-explain nung ano mo, ng opportunity mo, or merong mga content sa internet na magbibigay ng information about sa offer mo. Okay, so yan yung, ano, yung pinagkaiba ng prospecting and marketing. And again, maganda kung gagawin mo siya parehas. Okay? So ngayon, kahit ako paminsan-minsan nagpo-prospecting pa rin ako, lalo na sa mga kaibigan ko na nagtatanong minsan kung minsan tatanungin nila, ano bang trabaho mo ngayon? Ganyan. So, minsan binabanggit ko, sa bahay lang ako, ganyan, binibigyan ko sila ng konting hit hanggang sa magtanong sila na magtanong. Then tinatanong ko rin sila kung ano yung mga goals nila sa buhay, kung ano yung mga current problems nila. And then tsaka ko na ipapasok yung opportunity. Okay? So, ganun. Pwede mo siyang gawin parehas. Okay? And syempre, habang tumatagal ka sa business mo, habang natututo ka, pwede ka na mag-focus din sa marketing. Okay? So ngayon, gusto kong i-share ngayon yung ILT formula, yung sabi ko kanina na isa sa mga solution na na-discover ko na I believe na ito yung nagdala sa business ko sa next na level. Ito yung formula na nagbigay sa akin ng malaking advantage. Okay? So ano ba yung ILT formula na yan? Basically, it's invest, learn, and teach. Okay? Invest, learn, and teach. So ano yung invest and learn? Unang pag-usapan natin. So invest time sa pag-educate sa sarili mo. Okay? For example, mag-invest ka ng time sa pagbasa ng mga libro araw-araw or e-books. Okay? So invest time attending seminars. Okay? So, 'di ba kanina sa kwento ko, sa sinashare kong kwento kanina, ito yung mga unang ginawa ko eh. Nag-invest ako ng time para magbasa ng libro, magbasa ng mga e-books, umati ng seminars, ng mga webinars. Okay? So invest time. Yan yung isang unang part ng formula. And also invest money. Okay, ibig sabihin ng invest money, try buying some course, try buying some paid products, training products especially. Try attending paid seminars kasi napakalaking tulong na madami kang natututunan. Okay? So I believe kasi dito sa business natin the more you learn, the bigger you earn. Okay? So the more na-educate ka, na madami kang natututunan, the more na marami kang strategies na ma-apply sa business mo, syempre, and the more na mas dadami yung resulta na kukuha mo. Okay? And pangatlo, invest effort. Invest effort in yun nga, paghanap ng mga knowledge na makakatulong sa iyo. Okay? So napakarami kasi sa line ng business natin, napakaraming pwedeng aralin. Okay? So sa learn naman, ano yung mga kailangan aralin? Yun nga, sabi ko kanina, sa pamamagitan ng pagbasa ng book, ng e-books, ng courses, yan na, watching webinars and attending seminars. So I'm sure marami sa inyo na ginagawa na to eh.
ginagawa nitong investing and learning para i-gawing ano maging gawing knowledgeable yung sarili nila. Pero yung pangatlo, yung ano, yung IL, yung teach part, karamihan sa atin hindi yun ang hindi na-apply eh. Yung teach na part. Okay? Yung teach na part, yun yung isa sa ano sa kailangan nating i-apply if we want this formula, kung gusto natin gamitin itong formula na to sa business natin. So, kapag mag-aaral ka kasi, when you study something, ba, may babasahin kang libro. First, alamin, isipin mo kung ano yung mga bagong knowledge na pwede mong i-apply agad sa business mo. Okay? For example, nagbasa ka ng e-book nga ngayong araw na to, ano ba yung mga ano, yung mga strategies na natutunan ko dito na pwede ko kagad i-apply sa business ko kinabukasan o ngayon mismo. Okay? So yun yung first goal mo kapag magbabasa ka, kapag aatin ka ng mga seminars, kapag aatin ka ng webinars. Yung kagad yung unang-unang goal mo. Pero pangalawa, isipin mo rin kung ano yung mga learnings na pwede mong ituro sa iba. Okay? Kasi kapag natuturo ka sa iba, you will start to attract like-minded people or yung mga quality prospect. Okay? Ito yung isa sa ginawa ko. I started teaching kung ano yung mga natutunan ko. Ayun yun yung isang bagay na ginawa ko kung saan ako nakapagsimulang makapag-attract ng mga tao na gusto rin kumita, mga tao na gusto rin maging successful sa buhay. So yun, ito yung isang bagay na ginawa ko para makapag-attract ng mga tamang tao sa business ko. So yun yung kung ikaw, kung sinisimulan mo na rin yung pag-i-invest sa sarili mo, pag-i-invest sa pagbabasa ng libro, pag-i-invest sa pag-attend ng mga webinars katulad nito or ng mga seminars, ito, yung teach part, ang kailangan mo rin gawin. Okay? So, teach part. Ito yung example ng mga teach part na pwede natin gawin. Okay? For example, is creating article or blog post. Kasi yan, kung napuntahan nyo na yung blog ko, I'm sure alam nyo na every month nagpa-publish ako ng mga article. Isang way yon para mag-market sa internet. Okay? Writing an e-book, making tutorial video, creating training course. Ito yung ano yung mga example ng pagturo ng mga natututunan mo. Okay? For example, ito again. Ito yung example ng teach part. Creating article and blog post. For example, ito. Yung natutunan ko sa book na Rich Dad Poor Dad, kung familiar kayo doon sa book na yun, by Robert Kiyosaki. Basically, sinare ko lang dito kung ano yung ilan sa mga natutunan ko sa book na yun. And by doing that, dahil ginawa ko yon, nag-share ako ng, nag-publish ako ng article ng blog post, itong article na to, nakakatulong itong article na to para makapag-generate ako ng leads para sa business ko. Okay? Nakatulong itong article na to para makapag-market sa internet, okay? So, maraming na-attract or maraming nagbabasa nitong itong article na to. So, napupunta sila sa website ko, nakiklik nila yung banner ko, nagiging leads ko sila, so parang ganun, okay? So, yun yung isang example. And, good things happen din kapag nagtiteach ka kasi ito rin yung isang magandang advantage or magandang bagay na nangyayari kapag sinimula mong ituro yung mga natututunan mo. Una, you learn again. For example, ngayon ako, nag-webinar ako, I'm teaching you something. Tama? In that process, ang nangyari is natututo uli ako. Kasi ang nangyari is nare-review ko yung mga dati kong mga napag-aralan, yung mga dati kong nabasa sa mga libro. So, ganun. Okay? So, ito yung ilan sa mga advantage kapag sinimula mo i-apply yung teach part. Okay? Pangatlo, you establish credibility. And trust and relationship dun sa mga taong sinasharean mo ng value, sinasharean mo ng knowledge. Okay? Kasi siyempre tayo, tumitingin tayo sa mga tao na merong maituturo sa ating, makakatulong sa atin. Diba? Siyempre naman, kaya nga tayo umaatin ng mga seminars ng mga sikat na mga for example, sila John Gallup, mga ganong tao, mga ganong personality. Kaya nga tayo umaatin sa kanila kasi alam natin
na ano na mayroon silang mga knowledge na maibibigay sa atin. Therefore, nakikita natin sila na mayroon taong may credibility. And kapag may credibility ka na, kapag nakapag-establish ka ng trust dun sa mga taong pinagsishare mo ng knowledge, mas madali mo silang mapapasali at mas madali mo silang mabibentahan ng offer mo. Okay? At pang-apat na nangyayari kapag nagsimula ka ng mag-teach is napoposition mo rin yung sarili mo as a person with value. Okay? Isa sa mga qualities ng mga successful people is they know something na hindi alam ng karamihan. Okay? Can be a strategy, it can be a simple technique, a formula. So yan. Yan yung isang advantage ng ano na pag ginawa mo itong teaching part. Okay? You position yourself as a person with value and sa ganung paraan nakakapag-attract ka ng madaming tao. Nakakapag-attract ka ng mga tao na pwede mong mapasali or magiging customers in the future. Okay? So another form of creating or teaching, the teaching part, another example of teaching part is itong ano, creating ebook. Okay? So mali pala yung title, hindi ko pala na-edit. So, ayan. Basically, sa nag-release kasi ako, nung nagsisimula pa lang ako, nag-release ako ng free ebook. Basically, shinare ko lang din dyan yung mga dating mga natutunan ko nung nagsisimula pa lang ako sa industry, sa business. So dahil dito sa ebook na ginawa ko na to, and it's very simple gawin, napakadali lang niyang gawin. Actually, kinuwento ko lang dyan yung mga naging experience ko sa unang business na nasalihan ko. So ganun, dahil sa ginawa kong ito, unang-una, nagsimula ako makapag-generate ng leads, nagsimula ako makapag-create ng mga taong, mga readers and mga followers, nagsimula ako makapag-build ng trust sa mga prospect ko, sa mga ngayon, I'm sure yung karamihan sa mga naging direct downlines ko is, una is nabasa muna nila tong ebook na to. Okay? So, isa yung way na pwede mong gawin para makapagturo. Okay? Pwede mong i-share kung ano yung mga natutunan mo na. Medyo matagal ka na sa industry natin, pwede mong i-share kung ano yung mga natutunan mo and pwede mo i-gawin into an ebook. Eh, napakadali lang yan kung gumagamit ka ng Word document, okay, pwede ka mag-type doon and pwede mong i-save as PDF file. So, ganun lang kasimple ang paggawa ng ebook, PDF ebook. Okay? And hosting webinars, of course, isa tong way para gawin yung teaching part. Again, invest, learn, and teach. Right now, I'm doing the teach part and I'm sharing knowledge for you na team na tayo eh, okay? Pero pwede mo pa rin gawin, pwede ka rin mag-host ng webinar sa ibang tao na hindi pa part ng team mo or hindi pa part ng business mo. Okay, so pwede mo ituro sa kanila yung mga natutunan mo about the business and then later introduce your opportunity and your products, coach. Okay? So yun yung isang way. Yes, bro. Coach. Nawala yung Hi. Video mo. Nawala? Oo. Wait lang. Tingnan ko. To enable your video, increase your bandwidth sa rin. Nawala yung video. Naging audio only. Sige. Ayan. Sige. Let's... Kanina pa nawala? Okay. Ngayon lang. Ayan, again? Kaya, sinet. Okay. Thank you. Again, hosting webinar is isang way para makapag-teach ka, para magawa mo yung teaching part. Okay? So, yun. Yun yung isang way. Teaching is a way o isang way para makapag-market sa internet. Okay? Now, the question you need to ask, yung question na kailangan mo itanong sa sarili mo ngayon is, whether you're doing marketing, whether you're doing prospecting, or kung ginagawa mo itong parehas, kung marketing at nagpo-prospecting ka rin. Ito yung dalawang question na kailangan mo itanong sa sarili mo. How many people are you talking to? Ilang kada araw, ilang tao yung kinakausap mo para pag-introducean
or para pag-introduce ng business mo, or ilang tao kada araw ilang tao kada araw yung kino-communicate mo para mapag-build ka ng connection and ng trust. Okay. Ilang kada araw ilang tao yung kinakausap mo? Pwede mo i-type diyan sa chat box. Okay, kung if you're doing marketing naman, how many leads ang na-generate mo kada araw? Para kada ilang leads ang na-generate mo kada araw para makita yung offer or yung products mo. Pwede mong i-type ngayon diyan sa chat box natin. Okay? So importante kasi ito eh. Kailangan consistent mong ginagawa yung business mo. Kailangan araw-araw may bago kang tao na pinag-iintrodusan ng opportunity mo. Kailangan araw-araw may leads ka na na-generate. Okay? So you can do this. Again, there's two way, marketing and prospecting. Okay? Pwede mo din gawin parehas. So a good number is kung nagsisimula ka pa lang, sa una siguro, kung prospecting ang ginagawa mo, so at least 1 to 3 person per day. At least one person, may one person ka na bagong kino-communicate and nagbi-build ng connection. At least nagbi-build ka ng connection na isang tao kahit kada isang araw. Okay? At least one person na pinag-iintrodusan mo nung opportunity mo or nung products mo. Okay, at least one person. Pero 3 is a good number. Okay? So siguro every week makakapagpasali ka niyan ng minimum of siguro 2 to minimum of 2 person ang papasali mo or maximum of 5. Pwede nga ng 2 to 5 person ang papasali mo every week. Kapag meron kang at least 1 to 3 person na kinakausap when if you're doing prospecting. Okay? So kung if you are doing ng marketing naman, kung nag-generate ka ng leads, okay? At least 3 to 5 leads per day is a good number. At least 3 to 5 leads per day, siguro makakapag-close o magkakaroon ka ng bagong downline yan. Siguro ganun din. Siguro 2 to 5 people ang makuklose mo yan sa business mo every week. Okay, so again, the best way is do both. Again, ako, marketing, ginagawa ko yan sa business ko. I'm publishing a lot of content. Gumagawa ko ng mga e-book, nag-host ako ng webinar, nagpa-publish ako ng mga blog posts. Again, sharing kung ano yung mga inaaral ko. Again, invest, learn, and teach kung gagawin mo yung marketing. Okay? So, prospecting naman, kung nagsisimula ka pa lang, ito yung pinaka pwede mong gawin sa simula. Okay? Try building as many connection, as many community, as many relationship as you can. Okay? Pag prospecting ang ginagawa mo. So, again, actually, patapos na yung ano natin. Malapit na tayo mag-transition sa Q&A. Pero, for more tips and mga free training, pwede nyo i-visit yung blog ko sa edwardreformina.com. Doon maraming mga free articles doon na pwede nyo basahin. May mga free videos din doon na pwede nyo panoorin. And actually, mayroon akong bagong blog post na pinublish kung saan makakakuha ka ng bagong book na nirelease nung isang marketing genius na kakilala ko. So, free book din yon. Pwede nyo puntahan yun doon. And siguro, pwede natin gawin ngayon is pwede tayong mag-transition sa Q&A. Kung meron kayong any question regarding sa prospecting and sa marketing and regarding sa dun nga sa invest, learn, teach formula, pwede nyo nang i-type yan sa chat box natin ngayon and I will try my best to answer them. Okay? Okay, so dawa na tayo ngayon sa question and answer natin. So, all you need to do is to chat your question sa chat box natin dyan. Okay? So, meron kayong mga question? Sige. Tayo namin. Uh,
Ay, kailangan pala yun. Kita mo na yung, ayan. Yan, pakita ka na, coach. Pogi-pogi mo eh. Okay, ito kay first question from Jan Jan. Okay. Paano daw ba makapag-generate ng leads araw-araw without any website? Pwede mo naman magawa yan actually. So, for example, sa blog po ba na may ano ka, may pinublish ka na status update na something na natutunan mo. Okay? Pwede mo ilagay sa dulo na now this is not the best way to generate leads ah. Baga ito lang yung secondary option, pero it can be done. Ang pwede mong gawin is sabihin mo dun sa post mo na kung interested sila sa more information regarding dun sa diniscuss mo, kung gusto man nila ng additional information about blank, kung ano man yung diniscuss mo, pwede ka nilang i-email sa email mo. So in that way, nakukuha mo din yung email nila kasi papadalang kanila ng email. Another way is pwede mo sabihin mo na i-text ka nila. Again, lead yon kasi magte-text sila sa'yo, makukuha mo yung contact number nila. Okay? So yun yung isang way na pwede mong gawin kung wala ka talagang website. Pero siyempre, we highly recommend na mag-put up ka ng any type of website. So pwede ka magsimula sa blog. So, for example, yung blogger, libre naman gumawa ng blog doon and walang pipigil sa'yo na mag-create ng blog doon for free. And pwede ka lang mag-set up doon ng form, ng contact form kung saan sila makakapag-subscribe sa'yo. And that way, makakapag-generate ka ng leads. Okay? So yun yung isang way kung wala ka website. Next coach, oh. Mandatory po ba ang pagbablogging or ang pag-blogging? Mandatory. Kailangan ba? Actually, hindi naman siya kailangan. Pero kung gusto mong kumita ng malaki, gawin mo siya. Okay? Kasi isa yung, again, sinabi ko, kagaya nga sa turo ko kanina, isa yung way para ma-share mo yung mga natutunan mo. Okay? Isa yung way na para ma-establish mo yung credibility mo. Isa yung way para makapag-provide ng value. So, ang dami kasi na advantage eh. Sobrang daming advantage kapag may vlog ka. So kung kailangan ba siyang gawin, hindi ko naman pwedeng sabihin na required talaga siya. Actually, may mga daming tao, ang daming mga network marketers ang naging successful na walang vlog eh. Okay? So pero hindi mo maalis yung fact na ano na ang daming advantage kapag ginamit mo yung vlog sa business mo. Okay? Another advantage is yun nga, makapag-generate ka ng leads using your blog. So yun, sino na nagtanong nun, bro? Ang nagtanong nun is sino ba to? Giselle. Ngayon naman si Franz, I do web design. Paano ko siya magagamit sa business natin? Actually, maraming paraan paano mo magagamit yan sa business natin. Kung marunong ka mag-web designing, okay? By giving valuable content or something to our community sa industriya na ginagalawan natin sa mga tao. Kung maituturo mo yan sa mga tao na makakita ng mga post mo, okay? Isang yung pagbibigay kasi ng mga ganyang idea, tulad ng pag web designing kung marunong ka niyan. Isang way yan for giving some value to your community para makapag-attract ka ng mga leads, okay? Mapag-generate ka ng leads, okay? Yun naman yung purpose natin. Okay? Mapag-generate ka ng leads kasi kung meron kang leads, may mga may result ka ng mga leads, pwede mo silang ma-convert into downlines or yun, para kumita ka rin, di ba? So, thank you for that question. Siwa ta si Franz. Okay, so, I'm actually kagamit-gamit yan kung marunong ka mag-design. Okay? Next question is this.
Coach Edward and Coach Mo, kay Janjan. May one question ako. Naubusan kasi ako ng mga leads na makakita ng mga SWA business natin, pati din di ko natutumpak hanggang sa ngayon kung paano at ano bang ang mga ipopost ko everyday para makapang-attract ng mga friends ko. Okay. Sige. Bagay yun sa magbigay lang ako ng addition doon kay Francis sa web design. Actually, malaking advantage yun kapag may knowledge ka sa web design kasi hindi mo na kailangan bumili ng mga... hindi mo na kailangan mag-hire ng web designer para gumawa ng website. Hindi mo na kailangan bumili ng kung ano-ano plugin kasi kung very knowledgeable ka sa web design, mostly ng mga kailangan function na sa website is kaya mo na i-program. So siguro ang ma-advise ko sa iyo is try observing kung ano yung mga effective and mga proven na website, type of website. Kasi sobrang dami ng ng type of website. For example, yung squeeze page, yung blog. Okay, yung dalawa na yun yung mga effective na type ng website. Siguro try to study the marketing side. Okay? Ano bang mga words yung ginagamit nila sa website nila ng mga effective na mga successful entrepreneurs, parang ganun. Tapos dahil nakikita mo na, na-observe mo kung ano yung mga effective na mga website, mga offer na ginagawa nila, ayun, pwede mong i-apply yung knowledge mo sa program para gumawa ng similar website na katulad ng meron yung mga successful entrepreneurs or networkers nila. So, ganun. May advantage. Ano yung tanong kanina ni Janjan? Coach Edward at Coach Mau, may one question ako. Nauubusan ayun, kasi nahirapan ako. Na makakita ng SWA business natin, pati din di ko natutumpak hanggang sa ngayon kung paano at ano ba ang mga focus ko everyday para makapag-attract ng mga friends ko. Ayun, kaya sabi ka niya, ano yung kailangan mong i-post na content? Yun nga kung ano yung mga natutunan mo. Okay? Kung ano yung mga natutunan mo sa mga book na binasa mo, sa mga videos na pinapanood mo. If you are what, kung nagbabasa ka ng, for example, na yung mga books ni Richard, ni Rich, na Rich Dad, Poor Dad, okay, sa mga ganun, pwede mong i-share yun eh, kahit yung mga quotes na andun sa book na yun, pwede mong gamitin yun. Pero actually, yung pag-generate kasi ng leads, kung may squeeze page ka na, kung may blog ka na, kung saan makapag-generate ka ng leads, kung hindi ka nakapag-generate ng leads, ibig sabihin, wala nagpupunta doon sa website mo. Ang kailangan mong aralin is kung paano mag-drive ng traffic papunta doon sa website mo. Yun yung isa sa kailangan mong alamin. Kung ano yung mga iba't ibang paraan ng pag-drive ng traffic. Okay? Again, nagbigay ako ng example. Ayun nga, yung sa mga marketing side, pwede ka mag-status updates, blog posts, and publishing videos, yun yung mga different ways na pwede mong gawin online para mapagpapunta ng mga tao sa website mo. So yun yung sa SWL, sa library na napakadami actually ng mga resources doon na magtuturo sa'yo ng mga iba't ibang traffic strategy. And hindi mo naman kailangan aralin lahat. And huwag mo rin mamadaliin kasi ako, hindi ko naman natutunan ng 1 month lang yung mga iba't ibang traffic strategy. So, actually, years yung inabot para matutunan ko sa kanila. Pero very, very worth it naman, diba? So, paunti-unti, aralin mo. Huwag ka rin maiinip, lalo na kung nag-start ka pa lang. Yes, sa ngayon, focus ka sa pag-gain ng as much knowledge as you can. Mga knowledge yung mga gamit mo sa business mo. So, yun. Ito naman, Dream Joy Rivera, Coach Ed and Coach Mau, kung marketing, paano mo ita-transition yung offer mo? Halimbawa, Facebook update status, paano mo isusundot yung offer mo? Okay. It's 10 o'clock. Sorry, it's 10 o'clock. No, 1 hour na pala tayo. 1 hour. Kailangan kasi sa marketing, kailangan mag-match yung unang part ng post mo eh. For example, post mo.
Yung post mo is about siguro tip or maikling information about how to make money from home. Siguro nabig, siguro ganun yung ano mo, yung pwedeng ganun yung gawin mong ano, status update. Tapos dun sa pwede mong gawin is maglagay ka sa ng call to action na tinatawag. Sabi ng call to action kung ano yung papagawa mo dun sa reader. For example, ganito yung example ng usual na call to action. If you want to learn more about these tips or if you want to learn more about making money online, visit this link. Okay? So pag kinlik nila yung ngayon yun, kailangan yung website na pupuntahan nila is about, syempre, obviously, kailangan making money online. Doon mo na sila ita-transition para i-offeran sila na maging lead mo. Okay? So for example, yung do sa pwede mo silang ipapuntahin sa website na nakalagay na for example, yung squeeze page na ginagamit natin sa 3M. That's one way of transitioning your readers to lead. Okay, ngayon, kapag nag-subscribe na sila doon, syempre mata-transition na sila sa ano, sa doon sa sales video mo. Okay, doon na nila mapapanood yung video presentation ng offer mo. So yun yung step by step na pag-transition. Again, kailangan yung unang-unang part nung ano mo, nung marketing mo, yung message mo, yung post mo, kailangan ano yung inline yun dun sa website na mapupuntahan nila. Hindi pwede yung, for example, dito, ito kasi yung common mistake na nakikita ko is, for example, ito, dinidiscuss nito dito about Manny Pacquiao, tapos biglang papupuntay mo sa website na make money on, which is, pwede rin naman mag-work, pero hindi siya match eh. Hindi mo na ma-maximize yung ano eh, yung, ang tawag doon, ano eh, message to market match, ang tawag doon eh. Okay? Alam ni Mau yan. Message to market match. So yan, importante yun na unang message mo pa lang, inline agad sa... Next question na ba, Coach? No, sige, tama ba? Nasagot ko ba na tama yung ano mo? Yung sagot mo, para transition, di ba? Yan lang. Medyo nag... Ano yung second? Sige, next, bro. Eto na, si Raquel, paano mo mag-follow up na hindi nagmumukhang nagpa-follow up? Minsan kasi message ko lang sila, kamustahin ko lang agad. Nasabi agad, wala pang pera, pang singil. Ang pangsali. At yung hindi nakakayang approach. Okay. Now, may ano kasi may iba't ibang ano, iba't ibang paraan ng scenario ng pag-follow up eh. Okay? To give an example. For example, sabihin natin na ang pina-follow up mo is yung lead mo. Lead. Okay? So dahil yun, dahil 'di ba nga kapag naging lead mo, sila yung unang gumawa ng action, sila yung nag-respond dun sa marketing mo. Ibig sabihin nagpakita sila ng interest. Kapag finalo up mo sila, pwede mo silang diretsahin kung ano bang tingin nila sa business. Pwede mo silang kagad i-qualify kung sila ba yung tamang tao para doon sa business o doon sa ano, opportunity mo. So kapag friend naman kasi, dapat in my opinion, hindi mo sila dapat paulit-ulit na fina-follow up eh. Okay? Kasi ang mali sa atin yung ano, paulit-ulit na pina-follow up yung mga prospect na dati nang napag-introducean. May masasense mo naman sa tao kasi kapag ba, yung kakilala mo is interested, actually ang gagawin ng ikaw pa ipa-follow up. Okay? Tapos ang isang magandang paraan din para mag-follow up is sila yung bigyan mo ng sila yung ipag-follow up mo sa'yo. Gawin mong sila yung mag-follow up sa'yo. So magagawa mo yun, for example, continue posting yung status ng business mo, kung ano na yung kasalukuyang ginagawa mo sa business mo, kung ano yung mga unti-unting resulta na nakukuha mo sa business mo. In that way, na-update sila eh. Na-update sila, pero hindi mo sila direct na ano, na kinukulit or
or pina-follow up, di ba? Pero nakikita nila yun sa newsfeed nila kung friend mo sila sa Facebook, for example. And then kapag na-curious na sila, na-curious na nakikita nila nagkakaroon na to si ano, si Raquel ng resulta sa business niya, matanong nga, makamusta nga, ma-follow up nga. Ganon, ganon yung isang way. Actually, marami akong mga napag-introduce ng mga business dati na hindi sumali. Pero dahil sa continuous lang ako ng continuous sa pag-update sa business ko, okay? Ang nangyayari is sila na yung nagpa-follow up. Ganon yung isang way. Pero, kasi kapag, first, hindi ko alam kung sino yung mga kinakausap mo sa business mo. Pero kung mga friend or close relative yun, antayin mo lang na ano na maging tamang time para sa kanila yung opportunity. Kumbaga, may, for example, ito yung isang advice na hindi ko makakalimutan. Ang sabi ni Mike Dillard, sabi niya, tinanong kasi siya, kailan yung best time na i-introduce mo yung opportunity mo sa mga kaibigan at kamag-anak mo? Alam mo sinagot niya, kapag wala ka nang pakialam kung sasali sila o hindi. Ibig sabihin nun, kumbaga, you are just introducing the opportunity just to let them know. Kumbaga, hindi mo ginagawang huling baraha mo yung mga kaibigan kakilala mo na sila na talaga yung mga magiging business partner mo. Kasi, i-share ko lang din sa iyo, ngayon, yung mga naging partner ko sa business, yung mga successful leaders sa team natin, lahat sila, hindi ko kilala nung una. So mostly yung mga magiging best partners mo is ano eh, yung mga taong hindi mo kakilala. Sa totoo lang. Tama. So kung hindi sumali kung hindi sumasali yung mga kakilala o kaibigan mo, kung hindi sila sumasali kaagad, siguro ang next na gagawin mo eh, again, this is advice na to. In addition dun sa question mo, kasi usually na nangyayari is ano eh, paano mag-follow up? Usually ang natatanong niyan is ano eh, paano ba paulit-ulit hanggang sa sumali yung mga kaibigan at kakilala natin? Parang yun ba yung tanong na gusto mong itanong kung paano yung mga kakilala mo, paano sila mapasali ng 100%? So ang sagot dun is hindi mo sila mapapasali na, hindi walang guaranteed na follow up na makakapagpasali dun sa mga kaibigan at kakilala natin. Okay, so ang ma-advise ko sa iyo is study different strategies or ways para makapag-generate ng new connections, new prospects, and new leads. Okay, so i-expand yung ano mo, yung reach mo, kumilala ka ng mga bagong tao, okay? So again, kasi sabi ko nga kanina, yung mga magiging best partners mo, yung mga partners na magpapayaman sa iyo is yung mga hindi mo kakilala ngayon. May kilala mo pa lang sila. Okay? So I hope may na-share ako sa yung something doon. Tama. Tama naman talaga yan, coach. Eh. So ito naman, si Vian Benito. Sige, 10 minutes oh? More. 10 minutes yeah, more. Last tapos. 10 minutes. So sagutin ko lang kay Vian Benito. Sir, paano po ba mag-promote ng Facebook fanpage mo at website mo kahit di nagbabayad ng advertising sa Facebook? Simple lang yan eh. May ipopromote mo yung Facebook fanpage mo by giving valuable content or posting sa fanpage mo. Okay? So, paano mo naman malalaman yung statistics kung may na-generate ka naman na lead dyan? Sa Facebook fanpage, ang kailangan mong matutunan is gumawa ka ng tab dun sa, kung mapansin nyo yung sa Facebook, pakita ko lang yung Facebook ko saglit, no? Para mas malinawan sila, coach. Tama yun, Facebook posting pa. Kasi parang yung fanpage, parang mini blog yan eh. Parang mini blog siya. So, pakita ko lang muna sa inyo yung ano ko, mga Facebook fanpage ko, para magkaroon ka ng idea kung paano nangyayari ito. Wait lang ah. Yung Facebook fanpage ko, ayan. Kung mapansin mo yung Facebook fanpage ko, ang mga binibigay kong mga content is yung mga blog post ko na nanggagaling sa
blog site ko. And then, pag nandyan, dalawa kasi yung option nila eh. Kung hindi nila papansin yung mga post ko, makikita naman nila dito na meron akong ino-offer or meron akong ibinibigay na valuable training videos para nang sa ganun, pag napunta sila dun sa website na nandito sa mga tabs ko, makikita ko kung sino yung mga pumapasok dun sa opt-in form ko or yung kung hindi nyo alam yung opt-in form, yun yung makikita mo kung sino yung nagiging interesado para dun sa ino-offer mo. Second, answer dun naman, yung dun sa tungkol dun sa website, okay? Yun nga, pwede mong ipromote yung blog post mo sa pamamagitan ng fan page mo, okay? And then, dun din sa status mo, pwede mo rin i-post dito sa status mo, kunwari sa status mo rito. Ayan, magpo-post ka ng mga blog post mo, pwede din, tiga lang, pamilya ko, ayan, nagpo-post ako ng blog post ko. Sa pamamagitan niyan, pag yung nakita nila yung kabuuan ng blog ko, mapupunta sila sa website ko. So, ganun ko pinapromote yung website ko. Okay, so pag pumunta sila sa blog ko, makikita nila yung mga video training ko na yan. Okay, and then, ayan, magko-comment sila. And, malaki rin yung possibility na maghanap sila ng iba't ibang training. So, ito yung tinatawag natin, Coach Diva, na lead capture form. So, dito, pag pumasok yung mga prospect or yung mga naging interested dun sa mga posting mo na nanggaling sa blog mo, so makakapag-generate ka ng mga qualified na leads or yung mga interesado sa kung ano yung pinopromote mo. Okay? So, isa rin, sa blog, kung gusto mong mas maging effective yung pagpo-promote ng blog mo, maglagay ka ng Facebook comment. Ito yung tinatawag natin na viral blogging. Pag sa blog, okay? So, pag sa blog nakita mo to, merong Facebook comment. Kung sino yung mga comment na yan, dun sa Facebook nila mismo, dun sa status nila, makikita mo yung, makikita ng mga tao na nag-comment sila dito sa website mo. So, may malaki yung possibility na yung mga prospect or yung mga taong or yung mga friends nung nag-comment dito is makikita yung blog post mo. You get my point? Coach, additional siguro. Yun. Yung tama yung sinabi ni Coach Mau, yung pag-publish ng mga valuable articles or kahit mga simpleng quotes lang dun sa fan page mo is pwedeng magganin eh. Pwedeng mag-drive ng traffic papunta dun sa website mo. Pero, siguro, isang way din is yung invite mo yung mga current friends mo na i-like yung fan page mo. Yun yung isang way para mapag-market ka gamit yung fan page mo. Pero kung yung sa Facebook ads naman, actually pwede kang mag-start kahit sa maliit na amount eh. Right? Sa maliit na amount, kahit sa maliit na amount lang, pwede ka na mapag-build ng followers. Okay? So kung I'm sure marami naman tayong training about Facebook ads. Pero yun, kahit maliit na amount lang, mag-invest ka. Yun nga isang way, di ba? Invest, learn, and teach. Invest ka ng time kung gusto mong puro free Facebook strategies lang gagawin mo, post ka lang ng article. It requires time and effort, di ba? Gagawa ka ng article, i-share mo yung ano mo. Pero pwede rin nga yung invest money. And kahit ano, maliit na amount lang para sa Facebook ads, para makapag-tap ka ng maraming tao. Kasi napaka-mura ng ano, Facebook ads sa totoo lang. Compare sa mga dating... Kahit budget naman ng 50 pesos per week, pwede yun. 100 pesos per week. Pwede na. Coach, siguro dalawang question na lang sagutin natin. Ano? Dalawang question na lang. Kasi 10 minutes, no? 10 minutes, last 10 minutes. Ito naman, si Med Torres, sa akin naman po ay paano ba talaga yung attraction sa mga tao na mabuksan nila yung site natin? Kasi karamihan na po talaga ay alam na nila at kilala na nila ang SWA. Yun nga, gaya nga ng pinaliwanag namin, kung gusto mo talaga makapag-attract ng mga qualified prospects or yung makapag-generate ka ng mga qualified leads, okay? You need to
give value first. Okay? The idea behind attraction marketing naman kasi, kung yun yung tinutukoy mo, kung paano ka makakapag-attraction, so ibig sabihin yan, attraction marketing yung gusto mong malaman. The idea behind that is to give value first. Okay? Kasi, like for example, kung ikaw nagbebenta ka ng isang cake, okay? Or may dalawang taong nagbibigay ng cake. Itong tao na to ay nag-pitch ka agad. Sinabi niya na, Edward, ano? Bilin mo to, masarap tong cake na to. Sigurado ako. Okay? At itong tao naman na to, sinabi naman niya, Edward, may free taste tong cake na to. Pwede mo munang tikman. And then, pag nagustuhan mo, pwede mong bilhin. Okay? Kung papapiliin ko kayo sa dalawang to, sinong pipiliin nyo? Diba? Siguro, ito, di ba? Kasi bakit? May pinatikin muna siya. Pinatikin niya muna kung ano yung ino-offer niya. Ganon din sa industry natin. You need to offer something first before you sell. Okay, so yun lang. Siguro simple lang kasi yun lang naman yung dapat mo maintindihan about attraction marketing. You need to give value first to generate leads, okay? And then, after that, you need to know how to convert your leads into your downline. So, dagdag din ni Coach Edward. Dahil siya talaga, sa kanya ko rin natutunan yung mga bagay na yan, okay? Ano yung original question ni partner? Ayan, yung attraction, ayan. Sa akin naman po, paano ba talaga yung attraction sa mga tao na mabuksan nila yung site natin? Kasi karamihan na po talaga, alam na nila at kilala nila ang SWA. Okay. Siguro, ang question is, paano mo sila magagawang mapapunta dun sa, ano mo, di ba? Paano sila ma-attract na mapapunta dun sa website mo? Parang ganun, sa website niya. So, ang isang way na pwede mong simulang gawin, which is ito yung din yung lagi kong ginagawa, is go. Tignan mo kung ano yung ginagawa ng lahat and umisip ka ng paraan paano ka magiging iba para ikaw yung mag-stand out. Kasi pag ikaw yung kakaiba, pag nakita mo lahat, nagpo-post na ng mga picture ng ano, ng pera, mga ganun. Isip ka ng paraan para maging ikaw yung kakaiba. Okay? Para ikaw yung mapansin. And para makapag-build ka rin ng curiosity. Yun yung mga ano eh, mga ingredients and elements ng effective marketing na ginagamit din sa attraction marketing is yung pagiging unique and yung pagiging yung pag-provide ng value tsaka yung pag gagawin mong ma-curious yung mga tao, okay, para maklik nila yung website mo. So ikaw isipin mo. Pagmasdan mo yung ano mo, yung i-observe mo kung ano yung kung saan ka bang ano ba yung mga links na kiniklik mo. Bakit ka na-attract doon? Bakit ka na ma-motivate na i-click yung mga link na yun? Anong katangian meron yung mga ads na yun? Anong katangian meron yung mga posts na yun? Okay, so i-analyze mo anong meron yun mga yun. Naka-curious ba? Kakaiba ba? May value ba na matututunan? Or may promise ba na matututunan? So ganun, yun yung mga maliliit na details na kailangan mong i-incorporate o i-apply dun sa pagpo-post mo, sa pagma-market mo para ikaw yung makita ng mga target. That's prospect. Right. At maano sila ma-motivate din at ma-curious din sila na i-click yung link mo. And another pwede rin possible na reason kung bakit hindi ka nakakapagpapunta ng mga tao is pwedeng paulit-ulit lang yung mga taong nakakita ng mga ano eh nung ina-advertise mo, nung pinapromote mo. Siguro, what you can do is try to learn different ways na lugar kung saan ka makakakuha ng traffic. For example, kung Facebook lang yung ginagamit mong source ng traffic, kung sa Facebook ka lang nagma-market, which is in my opinion, Facebook talaga ang pinaka-best na source ng traffic. Pero kung talagang wala kang makuha sa Facebook, try mo yung ibang avenue, for example, na
YouTube, Google Plus, Twitter, okay? So yun, yun yung mga advice na bibigay ko sa inyo. Last question, bro. Yan, yung kay John Harold, Coach Edward and Coach Mao, ask lang po ako, paano po ba sagutin pag sinabi nilang nagdadalawang isip silang sumali? Thanks po. Tanong mo, bakit sila nagdadalawang isip sumali? Oo. Yun lang yun yung best. Kasi ano yun eh, mostly kapag sinabi nila sa iyo yun, meron silang question na hindi pa nasasagot nung video na pinakita mo sa kanila, or pwedeng may ano, may meron silang something na naintindihan. Pero yung mga ganung prospect, in my experience, yung mga ganung nagsasabi na hindi pa ako makapag-decide, nasa ano na yun, kumbaga nasa bangin na yun eh. Kasali na yun eh. May mga tanong na lang sila na gustong masagot, may mga bagay silang gustong i-clarify. So the best way to answer that is tanong mo kung bakit nagdadalawang isip ka? Ano yung question na yun? Ano yung bagay na yun na pumipigil sa'yo? Okay? Kapag sinabi nila, kasi ganito, ganyan eh. Kapag may sinabi sila sa'yong reason, that's good. Sabihin mo, kapag nasagot ko ba na maayos yung tanong mo na yan, makakapag-decide ka na ba sumali? Okay? Ngayon, syempre, kung hindi mo pa alam yung isasagot sa concern nila, kontakin mo yung mga business partners natin, pwede ka mag-post sa group page natin, magtanong ka kung ano ba sagot dito sa tanong na to, pwede mong kontakin yung upline mo. Okay, so yun, ang best answer talaga doon is to handle kung ano man yung handle the objection or sagutin mo kung ano yung mga remaining question na natitira sa kanila sa prospect mo ngayon. Actually, as a member of Team Unstoppable Internet Entrepreneur, so binigyan tayo ng pagkakataon ni Coach Edward na magkaroon ng access sa sponsor or downlines and yung how to handle prospect objections. So, all you need to do is to explore the file session inside our group page. Okay, so nandun na yung, doon makikita nyo yung e-book na how to handle prospect objections. So nang sa ganun, magkaroon kayo ng iba't ibang idea kung paano nyo sasagutin yung mga different kinds of objections. Okay? By ano lang sa closing ano lang naman is yun eh. Pag nasagot mo na maayos yung mga katanungan ng mga prospect mo or nasagot mo yung mga objections nila or yun, na-handle mo yung objections nila, then you can sponsor more downlines. Okay? So, yun. Siguro, yun na lang. Lang. Thank you again sa pag-attend. And I hope may na-share kami sa inyo ni Coach Mao na mga maliliit na information, knowledge, and learnings na mga gamit niya sa business niya. And again, yung marketing and prospecting, yun lang actually yung dalawang main na ingredients kung paano ko na-build yung business ko, paano namin binibuild yung business namin. Marketing, prospecting. Coach, wait lang. May interesting na narito eh. Question. Actually, Coach, proven po ba ang law of attraction sa inyo? Actually, proven talaga yan. And then, pwede siguro i-share ni Coach Edward yung snip ng kwento niya regarding sa attraction, sa law of attraction na yan. Okay? Coach, yung pinagbentuhan lang natin, saglit. Law of attraction, it can work in magical ways and it can work in manifesting, kumbaga, manifesting style, kumbaga, yun, kaya i-share ko lang yung ano yung nangyari sa akin noon. Dati kasi nagbabanda pa ako, meron akong, ito actually nasa harapan ko ngayon yung mawi. Pakita ko rin sa kanila. Actually, ito. Kunin muna, coach. Kunin muna. madalas kasi kami nagkikwentuhan. So, alam namin yung... I-share ko kung paano nangyari sa akin yung law of attraction in a magical way. Kumbaga yung parang magic. Wow! Okay? So, itong bass na to, itong gitara na to, itong electric bass na tawag nito. This is a bass guitar na pangarap ko lang dati. Okay? So, sobrang pangarap ko sa kanya dati. Nag-print ako ng picture
nagprint ako ng picture and nilagay ko yung picture na yun sa tabi sa salamin sa nakatabi ng ano ko, ng kama ko. So every time nagigising ako bago ako matulog, every time nagigising, nakikita ko yung picture na yun. So, kumbaga gusto ko siyang ma-attract. Hindi ko pa alam ang law of attraction yun, ha. Hindi ko pa naaaral ang law of attraction nun. Pero kumbaga, gustong-gusto ko siya makuha. Gustong-gusto ko magkaroon ng ganitong gitara. Kaya ako nag-post ng picture na ina-attract siya, kumbaga, subconsciously, na hindi ko alam na law of attraction na pala. So, ang nangyari is, naikakwento ko sa mga kaibigan namin, kasi nasa abroad ako nun, by the way. Sa abroad ako nun, nasa Bahrain ako, nasa Middle East ako nun. Kumbaga, naikakwento ko kung kanina yung tungkol sa pangarap kong gitara, ganun. Ito, gusto kong makabili nito, kasi sa Pilipinas, tatlo lang kami meron nito yung bass na to. Okay, so, dream bass ko talaga siya. Tapos, na yun nga, nakikwento ko kung kani-kanino. Tapos, sa isang kaibigan ko is, African-American siya. And businessman siya, very successful businessman. Tapos, parang one time yata nakwento ko sa kanya about yung napakita ko sa kanya yung picture ng bass niya. So, ngayon, mag-birthday yun, May, mga April yata yun. April or March, parang ganun. March or April. Baga mag-birthday ako. Okay, mag-birthday ako. Okay, so, ngayon, ang nangyari, dahil nga ina-attract ko talaga siya, yun, kinukwento ko kanino, nakikwento ko sa kanya. Tapos ngayon, nag-decide siya na, sige, orderin natin yan. Hati tayo. Kumbaga, hati daw kami sa babayaran. Okay? So, ngayon, kasi ito, pag binili mo itong base na ito, dun pa lang gagawin. Kumbaga, handmade siya, made to order. So, three months yung inantay ko bago siya ma-deliver doon sa amin. Doon sa Bahrain. Tapos, nung na-deliver na, nagulat na lang ako, fully paid na pala. Kumbaga, nabigay sa akin na in-attract ko lang siya, pero nakuha ko siya ng wala akong ginastos. And guess what? Ang price nito is nasa 250,000 itong gitara na ito. So, handmade kasi siya. Nakikita mo. Yes. Okay, so that's it. Yun yung isang way kung paano nag-work sa akin yung law of attraction in a magical way. Pero syempre, meron din yung kumbaga imamanifest mo siya na kasi kumbaga paano pwede mong sabihin na sinuwerte ka lang doon. Kakilala ka ng ng mabait na kaibigan, parang gano'n. Sinuwerte ako, pero hindi mangyayari yun kung hindi ko siya una in-attract, kung hindi ko siya kinuwento dahil nga obsessed ako na magkaroon ng ganitong gitara. So yun yung kumbaga nag-work yung universe para matupad yung yung mga gusto mo sa buhay. So yun yung isang way, magical way ang tawag ko doon. Pangalawang way is yung parang sobrang gusto mo yung mga bagay. Yung mga decision mo, yung mga action na ginagawa mo is nagiging inline para makuha yung mga pangarap mo and para matupad yung makuha mo yung mga bagay na gusto. For example, yung kotse na binili ko, dati pangarap ko lang din siya. Nasa picture lang din yun ng laptop ko. Minamanifest ko siya, ina-attract ko siya. Pero dahil nasa ina-attract ko siya, yung mga actions na ginawa ko, yung mga decisions na ginawa ko sa buhay, yung mga, pumasok ko sa business natin, dahil isa sa pangarap ko is magkaroon ng car na yun. So basically, hindi siya kumbaga lahat ng decision na ginawa ko is naka-base para makuha yung pangarap niya kasi nga ina-attract ko siya. Okay? So ganun din yun yung dalawang paraan para mag-work sa iyo yung law of attraction. Okay? So sa magical way tsaka yung sa manifestation way. Okay? So kung interested ka din doon about sa law of attraction. Actually, may bagong book ako na binibigay doon sa blog ko. It's about how to use your mind to attract wealth and to manifest all your dreams and desires. So, ganun. Siguro tapos na tayo sa ating training webinar and i-redirect ko na lang kayo doon sa blog ko para kung hindi mo pa na-download yung book na yun, download mo na. So once again, thank you so much for attending this webinar. Thank you so much, Ken. Hope madami kayo natutunan. And see you in the next webinar. Okay, so bye-bye.
Good evening. Bye, guys. Hello.